Barangay Love Stories. Ang pag-ibig ay isang bagay na kailangan nating hanapin. Pero minsan ay kusa rin po itong dumarating sa buhay natin. Ang mahirap nga lang ay kapag ang pag-ibig na ito ay hindi naman pala para sa atin. Ikaw, kabarangay, nasubukan mo na bang ibigay ang puso mo sa maling tao? Dear Papa Dudut, Ni hao, Papa Dudut. Itago niyo na lamang po ko sa pangalang Yani, isang half Filipino and half Chinese na nakatira sa Metro Manila. Mula po ako sa isang broken family, 10 years old lamang ako noon. Noong mawasak ang pamilya namin matapos kaming iwan ng nanay ko na tawagin na lang natin sa pangalang Clara. Wala naman pong kasalanan si Mama sa mga nangyari, Papa Dudut. Si Papa Ferdy ang salarin kung bakit nasira ang pamilya namin dahil nagloko siya. Noong nalaman ni Mama ang ginawang panloloko ni Papa ay sobra siyang nasaktan. Kaya naman mas pinili na lamang niyang umalis at bumalik sa kanyang pamilya. Hindi kasal ang mga magulang ko at nahirapan silang magpakasal dahil hindi pabor ang pamilya ni Mama sa relasyon nila ni Papa. Pure Chinese kasi si Mama, Papa Dudut. At alam naman natin sa kultura nila na Chinese din ang priority nilang mapangasawa. Pero dahil nagmamahalan sina Mama at Papa ay pinaglaban nilang dalawa ang relasyon nila. Nagtanan sila kahit na parabang tutol ang buong mundo sa pag-iibigan nila noon. Katagalan ay tinanggap din naman ang pamilya ni Mama ang pinili niyang buhay. Nagbigay sila ng kondisyon na tatanggapin lang nila si Papa sa pamilya nila kapag lalaki ang magiging panganay na anak ng mga magulang ko. Kaso nga lang, ako po ang naging bunga ng pagmamahalan nila Mama at Papa. Isang babae na malayo sa inaasahan ng lahat sa side ng pamilya ni Mama. Kahit na ganoon, ang kinalabasan ng buhay namin ay pinilit magstay ni Mama sa amin. Kahit hirap sa buhay ay iginapang nila akong pareho para mabigyan ng maayos na childhood. Kaso nga lang, noong natukso si Papa ay nagawa niyang pagtaksilan si Mama Clara. Dahil nga po sa mga nangyari sa murang edad ay napagkaitan ako ng isang ina, Papa Dudut. Ayan, kumain na tayo. Pa, bakit po dalawang plato lang? Nasaan na po yung plato ni Mama? Tayo na lang munang kakain ngayon, anak. Wala ang Mama mo eh. Ilang araw na pong hindi umuwi si Mama simula nung umalis siya na umiiyak. Nakita mo yun? Akala ko tulog ka na nung oras na yun. Nagising po ako nung narinig ko kayo nag-aaway ni Mama. Sumilip ako mula sa kwarto, tapos nakita ko po si Mama na may hawak na bag nung umalis siya. Nakita mo pala nangyari. Papa, bakit po ba kayo nag-aaway ni Mama? Masyado ka pang bata para malaman ang totoong nangyari. Pero tama nga nakita mo, umalis ang Mama mo. Bakit po siya umalis? Nagtatampo siya eh. Bakit po siya nagtatampo? Minagawa kasi akong kasalanan. Nagalit ang Mama mo sa akin kaya umalis muna siya. Nagsorry na po ba kayo sa kanya? Oo. Ilang beses na ako nagsorry sa Mama mo. Araw-araw ginagawa ko yun para mapatawad niya na ako. Pa? Ano yun, anak? Hindi na po ba babalik si Mama? Hindi ko alam eh. Sana bumalik siya. Sana kahit ikaw na lang ang balikan niya. Miss ko na po siya eh. Gusto ko na ulit siyang makita. Si Mama mo lang makakasagot ng tanong mo. Wala sa akin ang desisyon, anak. Puntahan na lang po natin siya. Ako na lang po magsusorry sa kanya. Bakit ka magsusorry? Wala ka naman nagawang kasalanan. Baka po kasi masyado akong makulit eh. Kaya baka galit din siya sa akin.
Huwag mo nang isipin yan. Natural lang na maging makulit ka kasi bata ka pa naman eh. Sana po bumalik na si Mama. Pwede ba natin siyang tawagan? Hindi niya sinasagot ang mga tawag ko eh. Sorry anak. Eh bakit po kayo nagsasorry sa akin? Wala namang kayong ginawang bad sa akin eh. Si Papa talaga. Alam kong hindi mo pa naiintindihan ang mga nangyayari ngayon. Pero sana kapag tumanda ka na at nalaman mong totoo, mapatawad mo ako sa mga nagawa kong kasalanan. Kahit ano pong mangyari, hindi ko po kayo iiwan, Papa. Kaya sana bumalik na po sa atin si Mama para maging buo na po ulit tayo. Huwag ka mag-alala. Hindi ako titigil hanggat hindi natin napapabalik ang Mama mo rito. Talaga po? Oo, kaya kumain na tayo. Nagluto ako ng hotdog. Wala po bang fried chicken? Fried chicken ba ang gusto mo? Fried chicken po kasi ang niluluto ni Mama kapag wala po akong pasok eh. Sige, magpiprito ako ng manok para sa'yo. Hintay mo ako ha. Sige po, gusto ko po yung leg. Papa Dudut, nasaksihan ko kung papaano nagbago ang tatay ko dahil sa biglang pagkawala ni Mama. Sobrang heartbroken siya noon sa puntong wala na itong ibang ginawa kundi ang magmukmuk. Mabuti na lamang at may kamag-anak ako sa father's side na siyang nag-alaga sa akin nung mga panahong wala si Yani. Halos magmakaawa noon si Papa sa mga santo para lamang balikan siya ni Mama. Linggo-linggo siya noon kung magpunta sa simbahan at humingi ng tawad sa nagawa niyang kasalanan at nananalangin na bumalik na ang lahat sa dati. Kaso nga lang kahit na anong pagmamakaawa ni Papa ay hindi na ulit siya binigyan ng second chance ni Mama. Dumating nga noon sa punto na halos mabaliw na si Papa sa sobrang pagkamis niya sa nanay ko. Pero time heals, all wounds sabi nga nila. Taon nang lumipas ay unti-unti ring natanggap ni Papa na hindi na talaga mabubuo ang pamilya namin. Sa parehong pagkakataon ay hindi na rin bumalik ang sigla ni Papa. Papa Dudut, habang may buhay ay may pag-asa. Naniniwala ako sa katagang yon. Muli ko kasing nakita ang mga ngiti sa mata ni Papa noong nakilala niya si Tita Lenny. Siya ang nagbigay kulay sa buhay naming mag-ama. Mas bata ng 10 taon si Tita Lenny kesa kay Papa pero sa kabila ng magkalayong edad nila ay nagkaroon sila ng magandang ugnayan. Hanggang sa pagtagal ay nagpakasal silang dalawa. Akala ko noon ay hindi ko na mararanasang magkaroon ng ina. Pero after 10 years, dahil kay Tita Lenny ay nagkaroon ako ng chance para ma-feel ulit kung papaano ang magkaroon ng mother figure sa pamilya. Naging stepmom ko si Tita Lenny. Siya na po ang tumayong pangalawa kong ina. Ang pagmamahala nila ni Papa ay nagbunga ng isang batang babae, si Ina, na siyang pangalawa kong kapatid. Sobrang saya ko noon, Papa Dudut, dahil sa wakas ay nagkaroon ulit ako ng kumpletong pamilya. Kaso nga lang ay panandalian lamang pala ang lahat ng ito. Ginagawa ka ba? Kumakain po. Bakit pa? May problema ba? Saluhan kita ha. Ay sige po. Bakit niyo po natanong kung may ginagawa ako? May iutos ba kayo pa? May pag-uusapan tayo. Napakaseryoso naman. Tungkol saan yan pa? Tungkol sa Tita Lenny mo. Nanggaling kami sa ospital noong nakaraang araw. Bakit po? Ano pong nangyari? Ipinacheck namin yung mga pasasakatawan niya. Nagpa-test siya tapos kahapon na lumabas yung resulta. Ano po yung resulta? May sakit po ba si tita? May leukemia siya anak. Ano? Pero napaka-healthy niyang tao, di ba? Paano po siya nagkaroon ng malubhang sakit? Hindi ko nga rin alam eh. Kailangan ng tita mo ang suporta natin ngayon. Kaya kung pwede, ikaw muna magbantay sana sa kapatid mo habang nagpapagamot ang tita mo. Okay lang ba yon? Opo naman, pa. Wala pong problema. Ako na pong bahala kay Ina. Nasaan po ba si tita ngayon? Nasa kwarto. Nagpapahinga. Pwede ko po ba siyang puntahan? Hayaan na muna natin siya mapag-isa. Nagulat siya sa nalaman niya.
Bigyan muna natin siya ng space. Ah, sige po. Diyos ko, ano ba itong nangyayari? Siguro, karma na to sa akin sa mga kasalanang nagawa ko. Huwag niyong isipin yan, pa. Pinagsisihan niyo na naman yung kasalanan niyo eh. Nagbago na kayo, natuto na kayo at hindi na kayo uulit pa. Kaya huwag niyo nang tawagin karma ang nangyari kay Tita Lenny. Alam ko, may mga dahilan si Lord kung bakit ito nangyayari. Humingi na lang tayo ng awa sa kanya para tulungan niya tayo sa sakit ni Tita. Hindi ko kakayanin kung pati ang tita mo mawala din sa akin, anak. Hindi na kaya ng puso kong mawalan ulit ng minamahal. Huwag niyong isipin yan, pa. Hindi mawawala si Tita Lenny. Fighter siya. Alam kong lalabanan niya yung sakit niya. Hindi siya basta-basta magpapatalo. Sana nga lumaban siya. Problema ko nga rin kung saan tayo kukuha ng pambayad sa gamot niya. Kailangan na daw niya kagad magpa-chemotherapy para hindi na dumami yung cancer cells sa katawan niya. Tutulong po ako, pa. Huwag na. Alam ko may mga sarili ka rin pangangailangan. Hayaan mong ako na lang ang mamroblema sa mga gastusin sa ospital. Hindi, pa. Kailangan ko rin si Tita Lenny. Mama ko na siya eh. Kaya hindi ko hahayaan na kayo lang ang humarap sa problema. Haharapin natin to bilang isang pamilya. Salamat, anak, ha. Magpakatatag lang kayo, pa. May awa po ang Diyos. Pasensya ka na. Lagi na lang problema ang naidudulot ko sa'yo. Pa, lagi ka na lang nagsusorry sa akin. Wala kayong kasalanan sa mga nangyayari ngayon. Huwag niyong sisihin ang sarili niyo. Marami na tayong problema. Alam niyo ba na sobrang proud ako sa inyo kasi napalaki niyo ako ng maayos? Kayo ni Tita Lenny. Thankful ako sa inyong dalawa kasi binigyan niyo pa rin ako ng pamilya. Isang pamilya na buo na matagal ko nang pinapanalangin. Kaya thank you po, pa. Magpakatatag lang kayo, ha. Wala nang ibang magdadamayan kundi tayo lang din. Maraming salamat talaga, anak. Proud din ako sa'yo. Bumagsak ang mundo ko, Papa Dudut, noong nalaman kong may sakit si Tita Lenny. Mabilis na humina ang katawan niya after niyang ma-diagnose. Sinubukan niyang lumaban at sa abot ng aking makakaya ay tinulungan ko si Tita Lenny na suportahan siya sa kanyang laban. Kaso nga lang ay hindi na nakayanan ng katawan ni Tita Lenny ang kanyang sakit at unti-unti rin siyang bumigay. Sa pangalawang pagkakataon ay nakita ko kung paano muling nawala sa katinuan ng papa ko. Ilang araw din namin siyang hindi makausap ng maayos simula noong namatay si Tita Lenny. Sobrang bigat sa dibdib, Papa Dudut, na makita kong nasasaktan si Papa. Maging ako ay labis ding nasaktan sa mga nangyari. Kahit kasi maikling panahon lamang kaming nagkasama ay parang napakatagal na nang pinagsamahan namin ni Tita Lenny. Marami akong natutunan sa kanya, marami siyang aral na naituro sa akin na dadalhin ko habang buhay. Mabait na tao si Tita Lenny at maalaga siya at kahit na hindi kami magkadugo, ay itinuring niya akong tunay niyang anak. Mas nasaktan ako nung na-realize ko na lalaki si Ina na walang isang ina. Naranasan ko na ang bagay na yon ang mawala ng isang ina habang lumalaki. Pero mas masakit para sa akin yung pagdadaanan ng kapatid ko dahil namatay ang mama niya. Kaya naman pinangako ko na bukod sa pagiging kapatid, ay ako rin ang tatayong nanay ni Ina. Lahat ng itinuro sa akin ni Tita Lenny ay ipapasa ko sa kanya. Lahat ng pagmamahal at pagkalinga na naramdaman ko ay ipaparanas ko sa kanya, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, sa mga sumunod na taon ay pinilit naming magpatuloy. Sa abot ng aking makakaya ay tinulungan ko si Papa na makapag-move on mula sa pagkawala ni Tita Lenny. Parang ako na nga noon na naging breadwinner ng pamilya namin dahil wala noong maayos na trabaho si Papa. Buti na lamang at nagtatrabaho na ako noon sa isang flower shop company kung saan ay nagsimula ako bilang florist hanggang sa naging manager ako sa isa sa mga shop ng kumpanya. Kahit papaano ay nakatulong ang pag-aayos ko ng mga bulaklak para maibsan ang problema ko sa buhay.
Simula kasi noong nasira ulit ang pamilya namin ay wala na akong ibang naramdaman kundi ang kalungkutan, Papa Dudut. Kaya ang pag-aayos ng mga bulaklak na ang nagsilbing therapy ko sa buhay. Karaniwang kaming kinukuha para sa mga malalaking event tulad ng kasal, business opening at kung ano-ano pa. Natutuwa ako kapag nagbibigay ng positive feedback ang mga kliyente namin. Isang customer nga noon ang nagsabi na kakaiba daw ang mga design na meron ako kaya sila bumabalik-balik sa amin. Papa Dudut, hindi ko inaasahan noon na sa trabaho ko rin makikilala ang isang lalaki na malaki ang magiging parte sa buhay ko. Itago na lang natin siya sa pangalang Paulo. Siya ang tumulong sa aking kulayan ang madilim kong buhay. Sa kanya ako humiram ng lakas at suporta sa mga panahong kailangan ko ng masasandalan. Good morning po. Oh, Sir Paulo! Long time no see, ah. Good morning. Galing akong Hong Kong. Binisita ko yung tita ko na nakatira doon. Kaya naman pala matagal din kayong nawala. Halos isang buwan din ako doon. Sana all. Nakakapagbakasyon sa ibang bansa ng isang buwan. Magpaparange po ba kayo ng bulaklak? Oo. Tulad pa rin nung dati. Sigurado akong na-miss ka na ng mga magulang mo. Matagal mo silang hindi nadalaw, eh. Oo nga eh, baka nagtatampo na sila ngayon. Lagot ka, baka multuhin ka na nila. Sana nga, para makita ko naman sila. Kasi laging sa panaginip ko na lang sila nagpapakita eh. Ay, sorry, bad joke yata yung nasabi ko. Bad joke nga, medyo insensitive. Ah, ala, sorry po. Wala naman po akong masamang ibig sabihin sa sinabi ko eh. Biro lang. Kinabahan ka naman agad. Ay, grabe naman kayo. Kala ko mawawalan na ako ng suki. Mabait mga magulang ko, hindi sila basta-basta magmumulto. Simula nung namatay sila, never pa nila ako minulto. At dahil mabait sila, babaguhin ko ang arrangement ng bulaklak nila this time. May bagong trick kasi ako natutunan. Okay lang ba na itry ko sa bulaklak ng magulang ninyo? Okay lang naman. Sige nga, tingnan natin yung creativity mo. Check natin kung tama yung mga review nila na itong store na to ang pinakamagaling raw mag-arrange ng bulaklak sa buong Pilipinas. Ay naku sir, hindi na kailangan patunayan dahil totoo talaga yung mga sinasabi nila. Kaya nga naging suki namin kayo eh, tama ba? May point ka nga naman. Ang totoo po niyan, dinadayo talaga kami kasi may dalang magic ang mga bulaklak namin. Dito nga sa amin nagpupunta yung mga lalaking gustong manuyo ng girlfriend nilang may toyo eh. Talaga ba? Oo! Alam niyo ba, kahapon nga sir, may customer akong lalaki. Nakasuot ng shades. Gusto niya magpagawa ng bouquet. Kahit hindi ko tanungin, alam ko na pang peace offering niya yung sa jowa niya. Paano mo naman nalaman? Manguhula ka ba? Hindi ako manguhula. Matalas lang po talaga ang critical thinking ko. So bakit mo nga nasabi na pang peace offering yung bouquet na pinagawa niya? Kasi may black eye siya, sir. Kahit itago pa niya yon, gamit yung suot niyang shades, kitang-kita pa rin. Siguro ginombag yun ang jowa niya. Kaya kahapon, kinailangan niya ng bulaklak para manuyo. Galing mo namang mag-assume. Naku, maniwala kayo sir, yun talaga ang nangyari. Oo na, naniniwala na ako. Eh, itong gagawin ko. Mauhulaan mo kaya kung ano? Ano bang gagawin niyo sir? Bibiling ko na tong nag-iisang rose dito. Marami pa kaming red roses sa likod, baka gusto niyo pong dagdagan. Hindi na, isa lang ang kailangan ko. Kanino niyo naman ibibigay yan? Akala ko ba matalas ang critical thinking mo? Hindi mo alam kung kanino ko ibibigay ito? Sa girlfriend niyo? OMG, may girlfriend na kayo? Wow, sa wakas, congrats! Wala ka pala eh. Sa'yo ko ibibigay ito. Sa akin? Oo. Oh. Bakit naman? Kasi deserve mo mabigyan ng bulaklak. Salamat sir ha. Ang sweet niyo naman. First time ko lang makatanggap ng bulaklak. You're welcome. Kinilig naman ako, sir. Ang bait niyo namang tao. Salamat po talaga ha.
Katulad ko ay half Chinese si Paolo, Papa Dudut. Taglay niya ang tipikal na katangian ng East Asians. Maputi ang balat, matangos ang ilong at matataas na cheekbones, pero sa lahat ng mga katangian yon, napukaw ang atensyon ko sa mga singkit nitong mga mata. Laging itinutokso sa akin noong bata ako ang pagiging singkit ko, pero noong lumaki ako ay eto na ang isa sa mga bagay na nagpapa-attract sa akin. Kahinaan ko ang mga chinito, Papa Dudut, para kasing napakasaya nila tuwing ngumingiti ang mga mata nila. Maraming negosyo ang angka ni Paolo, kaya naman ipinanganak siya na may gintong kutsara sa bibig. Lumaki siyang walang problema pagdating sa pera, kaya naman ang dating niya, kahit na hindi mo tanungin ay malalaman mong mula siya sa mayamang pamilya. Matagal nang suki si Paolo sa flower shop na minamanage ko. Tuwing Lunes ay lagi siyang bumibili ng bulaklak para sa namayapan niyang magulang. Sa akin din siya nagpapa-arrange ng mga bulaklak na nireregalo niya sa mga tao. Sa pagtagal ng panahon ay naging close kaming dalawa. Tuwing nagkwekwentuhan kami ni Paolo ay nawawala saglit ang mga problema ko. May times nga noon na inaanyayahan pa ako ni Paolo na kumain sa mga mamahaling restaurant, lalo na kapag may cravings siya at wala siyang maaya na kaibigan. Noong bago pa lang ang pagkawala ni Tita Lenny ay si Paolo ang nagbigay sa akin ng saya tuwing nalulungkot ako. Pagkalipas ng mahabang pagkakaibigan ay niligawan ako ni Paolo, Papa Dudut. At dahil mabait na tao ay sinagot ko naman siya nang walang pag-aalinlangan. Ang cute ng langit, no? Tingnan mo. Oo nga, no? Parang painting. Ito yung pinaka-favorite time ko of the day. Yung paglubog ng araw. Bakit naman? Kasi yung ganitong oras nung bata ako, pauwi na ako galing klase. Ibig sabihin nun, makakabanding ko ng mga magulang ko matapos ang mahabang araw. Basta, napaka-peaceful lang kasi. Tapos sa ganitong oras, pwede mo nang pagmasdan ng langit kasi palubog na yung araw. Hindi na masakit sa mata. Tama ka. Peaceful nga siya. Nakakakalma ng pag-iisip. Diba? Ang ikinaganda pa, paiba-iba yung kulay ng langit sa ganitong oras. Minsan dark orange, minsan papunta na sa pink, minsan naman half blue tsaka half yellow. Parang ano, walang araw na magkakapareho yung kulay ng langit kapag sunset na. Mahilig ka pala sa sunset? Oo, naglalaan talaga ako ng oras tuwing hapon para pagmasdan ng langit. Simula ngayon, ikaw na ang maaalala ko kapag ganitong oras. Kapag papalubog na ang araw, ikaw na agad ang papasok sa isip ko. Talaga? Oo. Kaya gawin nating mas memorable tong oras na to. Halika, lumapit ka rito. May ibibigay ako sa'yo. Ano yun? Hala, teka sandali. Nasaan na ba yung paper bag na maliit? Ayan o, nasa kaliwang kamay mo. Ang dami mo naman kasing pinamili eh. Ang dami mo tuloy bit-bit. Ay, ayun. Para sa itong binili kong to. Buksan mo. Para sa akin to? Ano ba to? Kinakabahan naman ako sa'yo, Paolo. Anong laman ng box na to? Buksan mo para makita mo. Oh my gosh! Thank you! Quintas yan. Gusto ko sana na isuot mo yan ngayong darating na Sabado. Bakit? Anong meron sa Sabado? Birthday celebration ng lola ko. Ipapakilala na kita sa pamilya ko, Yani. Talaga? Oo. Parang family reunion na rin namin yung mangyayaring birthday celebration ni Lola, kaya naisip ko na isama ka para makilala ka na nila. Kinabahan naman ako bigla. Paano kung hindi nila ako magustuhan? Huwag kang mag-alala, supportive ang pamilya ko. Sure ako magugustuhan ka nila. Uuwi nga rin pala si Tita Lala. Sa lahat ng mga kamag-anak ko, siya ang gusto ko na makilala mo. Hala, shucks naman. Kinakabahan talaga ako. Huwag kang kabahan. Hindi naman sila nangangain ng tao eh. Eh baka lang kasi hindi ako makapasa sa taste nila. Alam mo naman, mahirap lang ako. Hindi naman problema kung mahirap o mayaman ka eh. Ang mahalaga, mahal natin ang isa't isa. Aww. I love you, Yani.
I love you too, Paolo. Pero kinakabahan pa rin talaga ako. Huwag ka nang kabahan, ha? Akong bahala sa'yo. Basta, pag nandun na tayo, huwag mo akong iiwan, ha? Hindi kita iiwan. Dito lang ako sa tabi mo. Hanggang sa tumanda tayo. Papadudot bata pa lamang ay naulila na si Paolo sa magulang. Ang kwento niya sa akin ay magkasabay na matay ang mga magulang niya dahil sa aksidente sa daan. Kaya naman napakalaking bagay para kay Paolo ang lola niya. Pati na rin ang tita Lala niya kasi sila na ang nagpalaki sa kanya simula noong mawala ang pareho niyang mga magulang. Wala kasing asawa ang tita niya at noong time na mamatay ang parents ni Paolo ay sakto namang may pinagdadaanan noon ang tita niya. Niloko ito ng boyfriend niya kaya para makapag-move on mula sa nangyari ay ibinuhos na lamang ng tita Lala niya ang buong atensyon nito sa pag-aalaga kay Paolo. Silang dalawa ang nagdamayan sa kalungkutan hanggang sa pareho nilang nalampasan ito. Noong makapagtapos sa pag-aaral si Paolo ay lumipad sa Hong Kong ang tita niya para doon bumuo ng bagong buhay. Simula noon ay hindi pa siya nakabalik ng Pilipinas. First time ulit ng tita niya na bumalik sa Pilipinas matapos nitong masettle sa Hong Kong para dumalo sa birthday ng mama niya na siyang lola naman ni Paolo. Dahil sa mga pinagdaanan namin sa buhay, kung kaya nakarelate kami sa isa't isa ni Paolo o Papa Dudut. Alam naming pareho kung gaano kasakit ang mawala ng magulang kaya sobra-sobra ang respeto namin sa mga taong nagsilbin na naming guardian. Kaya nga labis-labis ang kaba ko noong nalaman kong ipapakilala na ako ni Paolo sa pamilya niya dahil natatakot ako na baka hindi nila ako matanggap. Wala akong maayos na buhay at mahirap lamang ako. Hindi tulad nila na binabaha ng salapi. Baka kasi Papa Dudut, eto ang maging dahilan para paglayuin kaming dalawa, Papa Dudut. At hindi ko kakayanin kapag nangyari ang bagay na yon. Ang magkahiwalay kaming dalawa ni Paolo. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Magkahalong kaba at excitement ang naramdaman ko noon, Papa Dudut, habang papalapit ang birthday ng lola ni Paolo. Hindi ko nga alam noon kung papaano ako magsisimulang mag-ready para doon. Wala kasi akong ideya kung papaano ba mag-celebrate ang mga mayayaman. Kung katulad ito sa mga napapanood ko sa TV ay baka ma-out of place lamang ako at magmukhang basahan kumpara sa mga branded nilang suot. Isa pa ay wala akong maisip na regalo at higit sa lahat ay wala rin akong maisip na isusuot. Nagpapanik na ako noon kaya ang ginawa ko ay nagpasama ako sa pinsan ko para maghanap ng magandang dress na pasok sa standard ng mga mayayaman. Halos masuyod na namin ang lahat ng butik sa mall para lamang sa damit ko. Pero sa dami ng pagpipilian, kung hindi bagay sa akin ay wala naman akong budget para bilhin ang damit na natitipuhan ko. Sa huli wala akong choice kundi ang magsuot na lamang ng kung ano ang available sa mga damit na meron ako. Hanggang sa naisipan kong galawin ang mga natirang gamit ni Mama sa bahay. Lahat kasi ng mga damit at gamit na iniwan nito noon ay nakalagay sa isang karton na nakatago sa ilalim ng kama ni Papa. Alam ko kung saan ito nakatago dahil magkasama kami ni Papa na nagligpit nito noong bata pa lamang ako. Simula noon ay never ko nang binalikan ang mga gamit niya dahil masasaktan lamang ako sa mga alaalang ibibigay nito. Dahil kailangan ko maghanap ng maisusuot ay nilabas ko ang mga gamit ni Mama. Yaning-yaning emosyon ang naramdaman ko nang nanumbalik sa alaala ko si Mama. Isang dress ang nakita ko na bumagay sa height ko. Bagay ding ipares yon sa kwintas na iniregalo sa akin ni Paolo. Noong makita ni Papa na suot ko ang damit ni Mama ay halos maluha siya sa nakita niya, Papa Dudut. Sorry,
Ginalaw ko na yung gamit ni Mama. Wala ka kasi kanina kaya hindi na ako nakapagpaalam. May kailangan ka ba? Naghahanap kasi ako ng susuotin ko sa birthday celebration ng lola ni Paolo sa Sabado. Naisip ko na baka may damit si Mama na pwede kong isuot. Meron ka naman bang nahanap? Meron po. Ito, suot ko na. Ano po ba sa tingin niyo, pa? Bagay ba? Bagay. Bagay na bagay, anak. Lo? Pa, ba't umiyak kayo? Bigla ako kasing naalala ang Mama mo. Yan kasi yung suot niya nung first date namin bilang magkasintahan. Natatandaan niyo pa yun? Oo naman. Hinding-hindi ko malilimutan yung araw na yun. Isa yun sa mga pinakamasayang araw ng buhay ko. Alam mo pa, miss ko na si Mama. Ako rin, anak. Hindi ka ba niya sinubukan na kontakin ngayong matanda ka na? Hindi na po eh. Sinubukan ko siyang hanapin sa Facebook pero hindi ko mahanap yung pangalan niya. Kayo po ba? Wala na ba kayo talagang balita sa kanya? Wala eh. Sinubukan ko makibalita sa mga kapatid niya. Pero hanggang ngayon, galit pa rin sila sa akin. Siguro talagang kinalimutan na tayo ni Mama. Nakakalungkot man, pero ganun na nga siguro nangyari. Ay, teka sandali. Sino nga yung sinasabi mo makakasama mo sa Sabado? Si Paolo po. Siya ba yung sinasabi mo na boyfriend mo? Opo, siya po, pa. Matagal mo na siya nakukwento sa akin, ha? Pero hanggang ngayon, hindi mo pa siya pinapakilala. Eh, natatakot daw po siya sa inyo eh. Bakit naman siya natatakot? Nakakatakot kasing itsura niyo, pa. Kaya naiintindihan ko siya. Nakakatakot ba ako? Hindi naman, ah. Ayaan niyo, pa. Pagkatapos ako ipakilala ni Paolo sa pamilya niya, siya naman po ang ipapakilala ko sa inyo. Dapat lang. Kailangan makuha muna niya ang approval ko. Tingnan niyo, kaya siya takot sa inyo eh. Protective lang ako sa'yo. Naiintindihan ko naman po. Basta ang gusto ko lang mangyari, maging masaya ka sa buhay mo, anak. Masaya ka naman ba? Opo, masaya ako, pa. Masaya ako na nakilala ko si Paolo. Mabuti kung ganun. O siya, maiwan na kita dyan. Ayusin mo na lang ang mga yan kapag nakakita ka na maisusuot mo. Ito na nga pong susuotin ko. Memorable sa inyo to, kaya ito na rin ang gagamitin ko para maging memorable din ang damit na to para sa akin. Maganda yung napili mong damit. Pareho kayo ng taste ng Mama mo. Papadudod, sumapit na nga ang araw ng kapanganakan ng lola ni Paolo. Maaga pa lamang ay sinundo na ako ni Paolo sa bahay. Magalang siyang nagpaalam kay Papa at nangakong ipabalik niya akong safe at buo. Pagdating namin sa lugar na pinagdausan ng birthday ay halos mapanganga ako sa pagiging bongga nito at napalibutan ng mga puting hydrangea, pionis at tulips ang buong hall. Siyempre sa flower shop namin ang galing ang lahat ng bulaklak na ginamit at team ko rin ang nag-arrange noon. Hindi ko rin mabilang kung gaano karaming lamesa ang nakahanda para sa mga bisita. Kabilaan din ang linya ng mga pagkain na may catering. Maliban dito ay meron ding live band na nagpapatugtog ng classical music. Nanliit ako noong makita ko mismo ng mga mata ko kung gaano kayaman ang pamilya ni Paolo. Halos lahat ay nakasuot ng mamahaling damit at mga borloloy sa katawan. Mabuti na nga lang at may suot din akong kwintas mula kay Paolo para naman kahit papaano ay may isang bagay akong suot na matatawag kong mamahalin. Hindi na nag-aksaya pa si Paolo ng oras, Papa Dudut. Agad niya akong ipinakilala sa mga kamag-anak niya. Una ay sa kapatid niya at ilang pinsan. Sumunod naman niya akong ipinakilala sa lola niya. Noong makaharap pa ako na ang lola ni Paolo ay sobrang kabog ng dibdib ko. Para akong painting sa museum na inaaral niya mula ulo hanggang paa. Noong ngumiti ito ay bukas ang mga kamay niya na niyakap ako at winelcome sa kanilang pamilya. Saka na lang ako nakahinga ng maluwag noong makita ko ang mga ngiti sa labi ng lola ni Paolo. Sa kalagitnaan ng event ay bigla namang dumating ang tita ni Paolo. Muli akong kinabahan, Papa Dudut, dahil base sa mga kwento ni Paolo, istrikta din ang tita niya na nagmana sa kanyang lola. Thank you.
Yani, halika. Dumating na si Tita Lala. Ipapakilala kita sa kanya. Nandiyan na ba siya? Oo, kararating lang niya. Bakit daw siya na late? May dinaanan pa raw siya eh. Naghanap pa yata ng ireregalo kay Lola. Kaninang umaga lang din siya dumating dito sa Pilipinas. Nadelay daw yung flight niya. Teka sandali, nasaan na ba si Tita? Ayun, nandun siya. Kumukuha ng maiinom. Tara, lapitan natin. Teka muna, sandali lang. Check mo muna kung maayos akong tingnan. Oo naman, wala pa rin nagbago sa ganda mo. Seryoso nga, maayos ba makeup ko? Gusto ko kasi maging maganda ang first impression ni Tita Lala sa akin eh. Kahit hindi ka mag-ayos, maganda ka na, Yani. Nga pala, ako lang ang tumatawag ng Lala kay Tita. Pero Clara talaga ang totoong pangalan niya. Clara? Magkapangalan pala sila ni Mama. Bakit naman naging Lala? Nung bata kasi ako, bulul ako. Hindi ko ma-pronounce ng maayos yung letter R kaya Lala ang tawag ko sa kanya. Nasanay na lang ako pagtanda ko kaya hanggang ngayon, Lala pa rin ang tawag ko kay Tita. Ang cute naman. Eto na siya. Tita Lala! Teka, parang... Hello, Paolo. Hinanap na ba ako ni Mama? Opo. Kanina pa po niya kayo hinihintay. Hindi pa po ba kayo nagpapakita sa kanya? Mamaya na. Busy pa yata sa mga amiga niya. Tita, nga po pala may papakilala ako sa inyo. Girlfriend ko. May girlfriend ka na? Bakit ngayon ko lang nalaman? Medyo nahiya po kasi ako magsabi sa inyo eh. Pero eto na po siya. Ipapakilala ko na siya sa inyo. Siya ba to? Hi! Siya po si Yani. Yani, eto naman si Tita. Mama? Ha? Ano? Sinong mama? Mama, ako po ito. Si Yani po. Anak niyo ni Ferdy. Hindi niyo na ba ako namumukaan? Yani? Ikaw si Yani? Ako nga po! Oh my gosh! Teka sandali, anong nangyayari? Nalilito ako. Magkakilala kayong dalawa? Paolo, mama ko siya. Siya ang mama ko, si Clara. Mama mo si Tita Lala? Paano nangyari yun? Siya yung mama ko na iniwan kami nung bata pa lang ako. Pero wala namang anak si Tita. Meron, Paolo. May anak ako sa dati kong boyfriend. At tama nga si Yani. Siya ang anak ko. Tita, bakit hindi niyo sinabi sa akin? Bakit walang sinasabi sina Lola? Kasi gusto na nilang ibaon sa limot ang parte ng buhay ko na yon. Ako rin gusto ko na makalimutan lahat yon. Totoo nga talaga ang sabi ni Papa. Kinalimutan mo na kami. Yani anak, hindi naman sa ganon. Teka nga muna sandali, pwede bang iklaro muna natin lahat? Ibig sabihin ba nito, magkadugo kami ni Yani? Oo, magkadugo nga kayong dalawa, magpinsan kayo. Hindi, hindi to totoo. Alis na ako, maiwan ko na kayo. Yani, sandali! Tita, kailangan niyong magpaliwanag sa akin. Mag-uusap tayo mamaya. Please bigyan mo muna ako ng pagkakataong makausap si Yani. Kailangan ko munang kausapin ang anak ko. Yani! Yani! Sandali lang! Kausapin mo ko! Bakit? Bakit naman ganito? Ma! Anak, sorry, hindi ko alam. Kung nalaman ko lang na ikaw ang girlfriend ni Paolo, baka sakaling napigilan ko pa kayo. Hindi ko na alam kung anong iisipin ko. Hindi ko na alam kung sino bang dapat kong iyakan. Hindi ko alam kung saan ako masasaktan. Yung malaman kong kadugo ko yung taong pinakamamahal ko, o malamang gusto na akong kalimutan ang sarili kong ina. Hindi ko na talaga alam. Anak, magpapaliwanag ako. Please, hayaan niyo na muna ako. Uuwi na po ako. Yani! Anak! Para kung nasa panaginip ng mga oras na yon, Papa Dudut, hindi ko inaasahan na sa araw na yon ay muli kong makikita si Mama. At kung kailan muli kaming nagtagpo ay saka ko naman nalaman ang katotohanan na magkadugo kami ng taong pinakamamahal ko. Ang lalaking itinuring kong kapareha sa buhay, ang lalaking pinalangin kong makasama hanggang sa pagtanda. Ang lalaking inakala kong magiging ama ng mga anak ko ay pinsan ko pala. All this time, ang Tita Lala na tinutukoy ni Paolo ay ang Mama Clara ko. Kaya technically ay first cousin kami ni Paolo. Tunay nga na sobrang liit ng mundo.
Sa dami ng tao sa Pilipinas ay umibig ako sa pinsan ko. Sobrang tanga ko sa part na yon, Papa Dudut. Ni hindi man lang ako naghanap ng picture ni tita, ng tita ni Paolo para sana hindi ako nasampal ng tinatawag nilang twist of fate. Sobrang nawasak ang pareho naming puso ni Paolo noong nalaman namin ang katotohanan. Sa isang iglap, ang mga ngiti ng mga taong sumalubong sa akin sa party ay napalitan ng matatalim na tingin para bang hinusgahan na ang buong pagkatao ko. Pilit kaming pinaglayo ng mga tao at ngayon ay alam ko na ang pakiramdam nila, Mama at Papa, noong sabihin nilang kalaban nila ang buong mundo dahil ganon din ang nangyari sa amin ni Paolo. After ng pagkikita naming yon ay muli kaming nag-usap ni Mama Clara. Humingi siya ng tawad sa akin dahil sa pag-iwan niya sa amin ni Papa. Inexplain niya rin sa akin na bawal ang pag-iibigan namin ni Paolo dahil magkadugo kami. Noong nalaman naman ni Papa na nagkita kami ni Mama ay pinilit niyang makipagkita kay Mama pero si Mama Clara na ang umiwas. Hindi pa rin daw kasi napapatawad ni Mama si Papa sa mga nagawa niyang kasalanan. Papa Dudut, gusto ko mang ipaglaban ang relasyon namin ni Paolo ay totoo ang sinasabi ng lahat. Hindi kami pwedeng magkatuluyan, masakit pero kailangan naming tanggaping pareho yon. Dahil sa pagiging broken ay naisip ni Paolo na sumama na lamang kay Mama pabalik sa Hong Kong. Doon na tumira si Paolo habang pilit niya akong kinakalimutan. Sa ngayon ay meron na kaming communication ni Mama at paminsan-minsan ay nagtatawagan kami para magkumustahan. Ayaw pa rin kausapin ni Mama si Papa, ganun din na wala pa akong planong kausapin si Paolo. Masyado pa kasing sariwa ang sugat sa mga puso namin kaya kailangan pa namin ang mas mahabang panahon para makapag-move on at kalimutan ang mga nangyari. Papa Dudut, eto po ang kwento ko. Pinaglaruan man ng tadhana ay heto pa rin ako't patuloy na lumalaban. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Yani. Nagustuhan ang iyong napakinggan? Ituloy yan via livestream sa www.gmanetwork.com/radio. Barangay LS 97.1.